Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, alamin natin ano nga ba yung pangarap ni Beyonce, no? Kasi nalaman natin dito na nung una iba yung pangarap niya, kaya lang nabago. So alamin po natin sa video na ito, pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe Val Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlogs, at supportahan din po natin Kalingap Edo at ang inyong lingkod Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto, alamin natin ano nga ba itong pangarap ni Beyonce, no? Tara, panoorin po natin ang video na ito. Kung ano yung lolo niya, ano daw pangarap niya, sabi niya lolo, ano daw siya, naras daw siya para siya na lang mag-alaga. Ay, nung mamatay, biglang yung marati na siya. Biglang nagbago yung pangarap niya. Laging flight attendant. Ano niya? Dati talaga, ano yan? Naras ang gusto niya. Kasi siya daw mag-alaga kay lola niya, kay lolo niya. Tapos tagal amin pa daw pag tumanda. May isa kata, hindi na inabot ng ano, dalawa. Kaya yan, flight attendant na yung kaya sabi ko sa kanya, sikap ka para maabot ng pangarap mo. Kasi yan lang naman, kahit pa, sabi ko, kahit anong hirap, makakaya mo yan. Kasi nung, pero yung kahit hindi, wala pa po yung kalima, talaga naman ang pangarap niya. Kasi ang balak namin talaga doon siya sa Legazpi Maan, kasi mas malapit-lapit po yun ay. Saka doon sa college po, mayroon siyang makaka-ano-ano siya sa bayaran po sa school. May libre pong school doon kaya kaya doon sana namin ang paparalin. Isa, tapos hindi na tagpuan niya ni Duke Club. Yun. Tapos kinuha na ni Kuya Rob. Sabi ni huwag na daw magpuntang tabako, dito na lang daw magpatuloy ng pag-aaral. Kaya yun, hanggang ngayon nandito siya sa pero kung wala siguro kalina, ay doon talaga siya mag-aaral. Ngayon mga kasukay, mga kalingap, no, nalaman po natin sa papa ni Beyonce na ang gusto pala ni Beyonce noon is maging nurse, no, nung nabubuhay pa yung kanyang lolo at lola, no. Sabi daw ni Beyonce, siya yung mag-aalaga dito sa kanyang lolo at lola. Kaya lang, na maalam na. Kaya, nagbago yung kanyang yung pangarap niya. Naging flight attendant ng mga kasukay, mga kalingap. So, siguro naman, magbabago pa uli yung isip ni Beyonce ng mga kalingap. Magbago pa yung isip niya. Kasi, naman yan, pwede naman siya maging nurse, no? Mas maganda siguro nurse, no? Mga kasukay, mga kalingap. So, depende na rin kay Beyonce kung ano yung talagang pipiliin niya na course na gusto niyang kuhain pag pasok niya ng college, no, mga kalingap. At eto pa, balak pala sana ng tatay niya, ng papa niya, na doon siya mag-aaral sa Legazpi, no? Kasi doon daw merong, siguro may libre doon na pwede kang pumasok doon na libre, baka scholar o anuman, na walang tuition. Pero dumating ang kalingap, sabi nga daw ni Kalingap Rob, dito na lang siya mag-aral at tutulungan naman siya sa kanyang pag-aaral ng mga kasukay, mga kalingap. At malaki naman po talaga yung pagbabago na nagawa ng kalingap, no? Kung hindi siya nakita ni Dr. Love at hindi siya natulungan, siguro yung balak nila na doon mag-aaral si Beyonce, siguro doon siya mag-aaral kasi hindi nga siya walang tumulong. Pero nung dahil dumating ang kalingap, ayan, talagang sobra-sobra yung blessing na dumating dito sa family nila, no, mga kasukay. Sila Beyonce po pala, mga kasukay, mga kalingap, merong kamag-anak, may tita siya doon. Yun sana yung tutulong sa kanya, no, kung hindi siya nakita ng kalingap, no. Kasi sabi nga nung tatay ni Beyonce, nung nagkasakit siya, yung tita ni Beyonce ang nagbibigay-bigay sa kanila, no. Kasi noong una, di ba yung tatay ni Beyonce may sakit ng mga kasukay, mga kalingap, at hindi siya nakapagtrabaho. Pero simula nung dumating ang kalingap, nakabili siya ng gamot at umukay na po yung kanyang
ano, kalagayan. So napakalaking tulong talaga ng Kalingap dito sa family ni Labianse, no? Mga Kalingap. At isa pa, etong kanyang birthday celebration, no, talagang memorable para sa kanila kasi first time na bonggang-bongga itong birthday celebration ni Beyonce, no. Hindi niya ini-expect na bongga na nga yung unang birthday niya, tapos pangalawa diyan sa lugar nila na maraming tao yung pumunta at umattend sa kanyang birthday, no. Sobrang saya kaya noon, mga kasukay, mga Kalingap, no, na nag-birthday ka ng ganun kabongga, talagang walang pagsidla ng katuwaan. At syempre nandiyan si Kalingap Edo, no, na talagang umaalalay sa kanya, o di ba? So, ayan mga kasukay, mga Kalingap, no. Sana magbago pa yung ano man yung pangarap ni Beyonce, maging nurse or maging flight attendant, is nasa sa kanya na rin po yun, no, mga kasukay, mga Kalingap. Kung ano yung talagang kurso na nasa puso niya at gustong-gusto niya kuhain, dapat yun yung sundin niya. So, ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po natin suportahan lahat ng mga Kalingap Partners and Kalingap Reactors. At support din po ninyo yung aking partner, mga partner, Teacher Anne and Kuya Noli Vlog. No? Suportahan nyo rin po mga kasukay, mga Kalingap. So, hanggang dito na lamang po muna. Keep safe, everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!